madungis, mabaho at kung ano-ano pa. Ilan lamang iyan sa napakaraming negatibong bagay at nasasabi habang pinagmamasdan natin ang kanilang sitwasyon. Ngunit, alam nyo ba kaibigan na ang kahalagahan ng kanilang paghihirap sa likod nito ay napakalaking kontribusyon sa ating bansa? Ano kaya ang larawan ng bansa kung wala sila? Kaya naman, sa video nating ito ay ating matutunghayan ang kahalagahan at kontribusyon ng mga magsasaka sa ating lipunan. Pero bago ang lahat kaibigan, kung sakaling magustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para updated ka sa mga bagong videos natin. Kaya naman, simulan na natin to! Tuluyan na talagang ebenenta ni Don Mariano ang kanyang lupain upang doon na sa ibang bansa manirahan kasama ng kanyang pamilya. Kaya naman, labis ang kanilang pagkalungkot dahil sa kilala ang kanilang amo na ubod ng bait sa mga tauhan nito. Natatakot si Mang Jose. Alam kong hindi magiging tulad ng dati ang asyenda na ito. Pinapanalangin ko na lamang na kasing bait ni Don Mariano ang bago nating amo na si Don Juan. Isang linggo ang nakalipas matapos nabili ang asyenda ay nakilala nila ang bago nitong amo. Matapang ang itsura at laging taas ang noo kung nakipag-usap sa kanila ito. Ramdam ko talaga sa kanya ang kaibahan sa antas ng buhay. Hindi tulad ng dati nating amo na malayang nakikipagsalamuha sa atin ayon kay Mang Jose. Ngunit wala tayong magagawa, mga tauhan lang tayo sa asyenda na ito. Hindi tayo basta-basta makakaalis dahil ito na ang ating ikinabubuhay noon pa man, ayon kay Mang Jose sa kapwa magsasaka nito. Maya-maya may dumating na kasamahan upang magbalita sa kanila. Ayon sa kanya, pinapadali ni Don Juan ang pagtatanim upang makaani ng mas maaga. Hindi pa nga tapos ang ating pagtatanim. Pag-aani na kaagad ang kanyang gusto. Gahaman pala yung ating amo, ayon kay Mang Jose sa kapwa magsasaka nito. Doble kayod ang ginawa ng mga magsasaka, dahil ito ang otos ng bago nitong amo. Sana hindi na lamang binenta ni Don Mariano ang lupain na ito. Hindi sana tayo maghihirap ng ganito, ayon sa isang kapwa magsasaka. Eh kung huwag na lang kaya tayo magtanim, kapag nagkaisa tayo, walang magagawa yung Don Juan na yan, ayon sa isa pang magsasaka. Huwag naman, hindi lahat ng tulad ninyo na may ipinaglalaban. Kailangan ko ng trabahong ito para sa pag-aaral ng aking kapatid. Tugon naman ng isa pa. Nahati ang opinyon ng mga magsasaka, ngunit nangingibabaw pa rin ang pagkainis sa mga ito. Isang araw, dumalaw si Don Juan. Imbis na makisalamuha sa mga magsasaka, ay agad nitong pinag-utos na magmadali sa pagtatanim. Iba talaga ang ugali ng mayaman. Hindi kasi nila alam kung gaano kahirap ang ating sitwasyon, ayon kay Mang Jose. Ngunit kahit ano paman ang sabihin nila, ay alam ng lahat, maaari kasing tanggalin sila nito at mas mahirap kung mawalan sila ng trabaho. Labagman sa kalooban ng ilang magsasaka, ay sumunod na lamang ito. Dumating naman ang panahon ng pag-aani at mas pinadali pa ni Don Juan ang pag-aani sa mga ito. Ayon kay Mang Jose, mawalang galang na ho Don Juan, labis na ho kaming nahihirapan sa bigat ng trabaho. Ang gusto nyo ho na mas madaliin namin ang pag-aani, ngunit tila hindi ito patas para sa aming mga magsasaka. Lalo nilang ikinagulat ang sumunod na pangyayari. Ganun ba? Pasensya na kayo kung nabigitan kayo sa trabaho. Humingi ito ng dispensa sa mga magsasaka. May nabalitaan kasi ako na parating na tag-ulan na hindi pangkaraniwan. Maaring walang matira sa ating pananim kung hindi natin pag-igihan ito. Ayaw kong mauwi sa wala ang mga pinaghihirapan ninyo, ayon kay Don Juan. Bukod pa dito ay nais kong magkaroon ng maayos na pamumuhay ang bawat isa sa inyo.
maliban sa sasahurin ninyo ay nais kong bahagian ng kikitain ng asyendang ito at bigyan kayo ng maaani para sa inyong pamilya. Hindi makapaniwala ang lahat ng magsasaka sa tunay na hangarin ng kanilang amo. Labis naman ang kanilang kahihiyan sa panghuhusgang ito. Humingi ng pamanhin ang mga ito at pinatawad naman ni Don Juan. Mula noon ay naging masipag ang mga magsasaka. Lubha nilang pinagbutihan ang pagtatanim at naging produktibo ang lahat at sagana ang kanilang ani. Hanggang dito na lamang kaibigan. Sana'y nagustuhan ninyo ang munting video natin ito. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at paalam. Shout out sa ating mga kaibigan.